Ito na nga, ang Honda Genio. Kumpara sa ibang mga scooter ng Honda, yung Click, Beat, or PCX, ganyan, na iba yung kanyang design. Kumbaga, classic look kasi ito. And hindi naman natin patatagalin pa, tingnan natin kung anong specifications and features ng scooter na ito. Okay, thank you po, sir. Alright, so itong ang Honda Genio ay mayroong 110cc engine displacement with 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, at ESP din ang gamit or enhanced smart power. And kung mapapansin natin agad, meron itong kickstart, di ba? Yun yung hinahanap-hanap natin sa ibang mga scooters gaya nga ng Honda Click. Pero unfortunately, wala. Ito, meron silang tatlong available dito. Honda Click. Pero dito ang kagandahan, meron siyang electric starter, meron din siyang kickstarter. So, kung sakali lang na magka-aberya or yung concern ng iba na baka mamaya hindi gumana yung electric starter, ganyan, or magka-aberya sa battery, at least meron tayo ditong option para ma-open yung motor through kickstarter. Balik nga tayo sa engine, meron itong bore and stroke na 47 and 63.1 millimeters. And maximum power na kaya nitong i-provide ay 6.6 kW at 7,500 RPM and 9.3 Nm of torque at 5,500 RPM. So ayan, napakaganda. Total, nabanggit ko na rin yung kanyang electric starter kanina. Supported din to ng ACG starter or yung alternating current generator. So sa madaling salita, yung ACG starter po, yun yung dahilan kung bakit tahimik yung makina kapag ini-start up natin yung engine. And then, transmission type ay V-belt automatic. Ang kagandahan pa dyan, tubeless na yung kanyang mga gulong. Yung harap ay may sukat na 80x90x14 and ito naman ay 90x90x14. So ayan po. So naka-telescopic fork po yung harap niyan. Sa likod naman ay unit swing. Alright. And then sa braking system naman ng mga yan, mayroong single disc brake sa harap at mechanical leading trailing drum brake naman po sa likod. At combi brake din po siya, kagaya lang din ng Honda Click, no? Yung combi brake or yung CBS ay combination siya ng braking kapag binepreno natin yung likod, yung left, may part na napepreno din po yung harap. Yan, para mas maganda yung braking power. Ito yung sinasabi ko kanina na sa CBS or yung combi brake. Kapag nagpreno tayo dito sa kaliwa, kapag pinreno ko yon, gumagalaw dito. Yon. At speaking of braking, meron din po siyang park brake lock. Ito. Parehas lang din sa mga ibang scooters ng Honda. Sakali lang na magpa-park tayo, elevated yung lugar pataas or pababa. Para safe na safe yung motor, ilalak lang natin to. Ilalak lang natin siyang ganyan. Yon. And safe na yung likod. Hindi siya gagalaw. Ayan, oh. Di ba? So, yon. Yung ilaw niya, LED na yung headlight. Pero yung kanyang mga signal lights, bulb pa rin. Pero ang linis lang tingnan, ang simple, isang buong fairings at dito sa gitna yung headlight, may branding ni Honda. So, sticker siya. And then, signal lights. Ayan. Sa likod po, ay, ayan. Bulb type din pala to. So, yung headlight lang po ang LED. Dito, bulb yung kanyang taillight, pati yung mga signal lights. Sa kagandahan dito, medyo hiwalay ng konti yung signal lights. Para kahit paano, halatang halata kapag nakasignal tayo or liliko tayo. Ayan. Isa pa sa kagandahan ng motor na ito ay naka-digital meter panel na rin siya. Ayan. Ito, medyo maliit siya ng konti sa Honda Click or medyo maikli siya ng konti. Pero kahit paano, hindi ba? Digital na siya. Meron siyang ECO or yung echo indicator dito. Yun, para nakikita natin kung fuel efficient ba. And yung indicator sa taas, gaya ng high beam, yung turn lights natin, so isa lang siya, hindi siya magkahiwalay na left and right. Saka yung check engine. Sa kanyang switches, same lang din ng Honda Click, high beam, low beam, busina, and yung turn lights. Ibig ko sabihin ng same lang din kasi ito, ayan o, oh, same lang sila ng switch na ganyan. Yung air blade kasi, saka yung beat, hindi siya ganyan. Kasama sa fairings yung kanyang mga switches. So, ito, kapareha siya ng Honda Click,
parehas ng ADV ng PCX. Ganon. Tapos dito sa right side naman, electric starter lang siya. Yon. Yung handle grip niya, the same material yung gamit, gaya sa ibang mga Honda scooters. Dito siya nagkaiba. Dito sa tip, plastic po yung gamit dito, unlike doon sa iba na bakal. Ayan. So, dito sa kanyang brake lever, coated siya ng black. Kung mapapansin nyo, pagbago pa yung motor, medyo matte finish pa siya. Pero kalaunan, di ba, kada pepreno nyo, medyo kumikintab hanggang sa lumaon ay maupod or kumupas. Ito naman po ang kanyang ignition. Meron siyang key shutter. Yung seat, andito, napaka-accessible. So, sana bukas. Ayun, bukas. Ayan. Tapos, dito sa compartment niya, may sukat siyang 14 liters. Ayan. Tingin ko, hindi kakasya dito yung half-face helmet. Kahit half-face helmet, hindi kakasya kasi makitid eh. So, tingnan nyo, isang dangkal lang yung lapad. Diba, sa part na to, dito, medyo maliit pa. So, kaya ako nasabi na parang hindi talaga kakasya. Hindi kakasya yung half-face helmet. Tapos, battery niya, saan ba ito kinakabit? Siguro sa harap din. Ah, hindi. Baka dito. Malakas kutob ko, nandyan talaga yun. Ang kagandahan pa dito, meron din siyang power outlet. Ayan, no? Same with air blade. So, yung power outlet niya nandito din sa loob ng compartment. Kahit papano, kapag bumabiyahe tayo at naubusan, na-drain yung battery ng ating device, cellphone, ganyan, pwede natin yan iwan dito. Yun lang, kailangan pa natin bumili ng extension, yung susuksok ditong bilog, para maikabit natin yung USB type na cord. Yun. So, kahit papano, ang ganda. Ayos na ayos. Balik muna natin itong kanyang side mirrors. Dito naman sa kanyang fuel tank, may sukat itong 4.2 liters. Ayun. Ang claimed fuel consumption ng motor na ito ay 59.1 kilometers per liter. Base yan sa test method na ginawa ng Honda. So, hindi na masama, di ba? 4.2 liters na fuel capacity with 59.1 kilometers per liter fuel consumption. FI, fuel injection, kaya siya matipid. PGM FI. Ayun, ganda. Tapos ito, plastic siya. Meron siya dito yung design na ganyan para kung sakaling umapaw, tumapon, diretso siya dito. Aya, dumumi. Tapos yung kanyang grab bar naman ay solid bakal. Ayan, kita nyo naman yung pagkakakabit. And matte texture din siya. Dito sa upuan niya, meron tayong kabitan ng tool. Ito rin. Nalagyan na ng manual. Wala na. Yun lang. Sa kanyang seat, itong seat na to ay same texture ng nasa ADV at PCX, yung nasa gawing likod. Ayan, yung mayroong parang bilog or oblong na yan. Ayan. So, maganda naman. Okay naman yung pagkakagawa ng kanyang seat. Hindi naman siya mukhang pipitsugi lang. Sa seat, mas gusto ko dito kasi yung kulay brown. Meron kasing kulay or merong color variant itong Honda Genio na kulay brown ang kanyang seat. Yung vintage white, ayan po sa screen. Kulay white siya, kulay gray, parang gray itong gawing baba na to. Tapos, brown yung kanyang upuan. So, ang cute lang para sa akin na ganun yung design nun. Mamaya, bibigay ko sa inyo yung mga kulay na available dito sa Honda Genio. Lima yan eh. So, dito po sa harap, meron tayong dalawang pocket. Same capacity. So ayan, maluwang siya parehas. Ito medyo naharangan lang ng ignition, pero pag nakita nyo naman, parehas lang yung kanyang size. So maganda dito dahil na-maximize yung space na meron, diba? Compared dun sa Honda Click ay mababaw yung right side. Ito parehas lang yung lalim. So kahit paano, makapaglagay tayo dyan ng ating mga bitbit. Tapos meron din itong hook dito sa harap. Para kung sakaling mamimil tayo, mamamalengke tayo, kailangan natin na isasabit lang. Yan, napaka-accessible. At saka, maluwang yung kanyang footboard, no? Oh. So, maputik yung aking paa. Ayan, kasi umuulan eh.
Tumakas nga lang ako ngayon at timingan ko lang na walang ambon. Kasi every time na lalabas ako at gagayak na ako, biglang uulan, biglang aambon. Ngayon lang talaga ako naglakas loob na lumabas ulit. Dami ko pang sinasabi. So, balik na nga tayo dito sa footboard. Ayan. So, try ko. Naka-center stand to eh. Ang seat height ng Honda Genio ay 740 millimeters. So, mas mababa siya kaysa sa Honda Click. Kaya talagang mas abot ko to. Kasi yung Honda Click ay 769. Ito, 740. Ayan. Kita nyo naman, maluwang. Napaka-spacious at malayo pa yung tuhod ko dito sa kanyang fairings. Kaya hindi sagabal. So, open na open lang. Free lang gumalaw dyan. Ganyan-ganyan. And pwede nga tayong maglagay dito din ng gamit. Kaya nga nasabi ko, kapag trip natin bumabiyahe ng malayo, kulang tayo sa space, dito lalagay lang natin yan sa gitna. Ayan. Lapat pa rin yung aking paa. Kasi nga, medyo mababa yung kanyang seat height. Abot na abot. And bagay na bagay to, lalo na sa mga kababaihan. Marami akong nakikita, madalas kong nakikita to sa mga kababaihan talaga. Mayroon nga, mga nanay, ganyan. So, fit na fit yung motor na ito kung hindi natin abot yung mga matataas ang upuan or even yung mga mabibigat. Usapang bigat, syempre magaan lang ito with 89 kilograms. Napakadali niyang dalihin, napakadali niyang i-handle kumpara sa Honda Click. Pasensya na, Honda Click na lang yung lagi kong ikukumpara sa yung Honda Click sa maraming motor na nakakalat ngayon sa kalsada. So, kung nagpaplano kayong bumili, yan na lang gagawin kong basihan. Honda Click kasi ay may bigat na 111 kilograms. Yung 125 ha? 111 kilograms. Samantalang ito, Honda Genio ay 89 kilograms lamang. Kaya talagang magaan siya at mas madali siyang dalhin. Pwede mo nga siyang bitbitin eh. Ito, yung kanyang pillion step ay aluminum. Dito kagandahan dito, aluminum siya. Heavy duty siyang tingnan at dinig na dinig nyo naman yung pagkakalak. Oh. Boom! Meron siya ditong mga spikes para kapit yung ating paa. I mean, kapit yung ating chinelas or sapatos. Ayan. And meron din pala itong side stand switch. Ayan. So, once again, side stand switch. Kapag nakabukas yung motor, automatic yan mamamatay. Or, kung naka-side stand ka, hindi mo ma-open yung motor para safe. Yun. So, ito yung kanyang tambucho. Ito yung heat guard na plastic. Matibay na may pagkakakabit niya. Connected siya dito. Medyo may kaliitan yung tambucho niya kumpara dun sa ibang Honda scooters. Yung busina naman, sinisilip ko dito kanina. Wala eh. So, tingin ko nandito rin. Ayun, sa going right side kapag kaharap mo yung motor. Just in case lang na magpapalit tayo ng busina, ayan, kailangan baklasin tong fairings na to. Okay. So, pagdating po sa mga kulay, available na kulay, ito pong specific na blue na yan ay rose white with blue stripes. Ayan. Medyo mahaba. Kilala naman natin si Honda pagdating sa pagbibigay ng pangalan sa bawat kulay ng motor. Yung kulay red naman, same combination ng white at red, ay rose white with red stripes. Diba? Red line na bago. Meron ding Valiant red, yung vintage white, at syempre yung matte gunpowder black metallic. Okay? So, yun na nga. SRP po nito ay 72,900 pesos. Kung interesado po kayo sa scooter na to, maaari po kayong bumisita dito sa kanilang branch, Honda Motorista San Isidro Nueva Ecija. You can like and follow their Facebook page. Nang sa gayon ay updated kayo sa mga available nilang motor at sa mga prices kung sakasakali man. Alright, sana ay nagustuhan mo ang video ito. Huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. This is CK once again. I hope you stay safe. God bless. Bye for now.